we're going to start a new series entitled Master Your Emotions. Everybody say, Master Your Emotions. I'm sure you're gonna enjoy this series at marami po tayong matututunan dito. Sino po dito napanood nyo na yung movie na Inside Out? Taas po yung kamay. So, marami pa rin po hindi nakakapanood, right? So, huwag po kayong mag-alala, wala po akong mga spoilers na gagawin. At you can still enjoy watching it on your own time. But, I just wanted to say, actually, ito pong movie na to ay, you know, I noticed hindi lang po siya pang bata. I could say this is also for everyone. Bakit ko po nasabi yun? Because, yung mga topic po na pinag-uusapan dito, yung movie na to, although it's a cartoon, it's actually relevant to all of us today. And it will actually give us an insight about the wisdom and creativity ng ating Lord. Naniniwala po ba kayo na ang ating emotions ay created ni Lord at galing kay God? Would you agree with me with that? Yes! Nung create po tayo ni Lord, kasama po tayong binigyan ng emotion. But imagine, kung wala po tayong emotion, baka hindi ka tao ngayon. You will be a AI or a robot. Amen? So, galing po kay Lord yung emotion. And we will going to talk about that later on. Now, yung goal po ng series kong ito, the goal of this series is not to get rid of our emotions, but to handle them in a godly and right way. And not to be a slave of it, but to master it. And also to connect what's happening in our emotions to our daily life. Alam niyo po, meron pong connection dapat yung ating mga emosyon sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Nakikita niyo po ba yung slide sa likod? Yes. Amen. Salamat po sa sumagot. No. Hindi po ako magre-review ng movie. Hindi, ang purpose po ng preaching na to or series na to, hindi po para reviewin natin yung bawat eksena ng movie. No, hindi po. I just use the illustrations and the title because what we're going to talk about is the emotions that God has given to us. So let us just look at this. Sabi po rito, God's desire for us is to have a happy, peaceful, and abundant life. Can you repeat that with me? God's desire for us is to have a happy, peaceful, and abundant life. Yun po ang gusto ng Panginoon sa inyo. Listen up here. Lahat po ng pinapag-aralan po natin sa church, all of the doctrines about grace, about God, you know, about the Bible verses na binabasa, pinapag-aralan natin every Saturday. Yung pag-invite, pangungulit mo namin sa inyo ng pagdalo ng church, pag-join sa Bible study, yung pag-attend sa prayer night. All of this is for you to know and understand yung heart ni God para sa inyo. Yun po yung purpose nun, reason nun. Gusto ko maintindihan nyo kung gaano kayo kalab ng ating Diyos Ama. Wala pong hinangad si Lord sa inyo, kundi pagpalain kayo. Gusto ni Lord na i-bless ka. Do you believe that? Gusto ni Lord na pagalingin ka. Gusto ni Lord maparana sa iyo yung kanyang favor at yung kanyang grace. Because He is our loving Father. Yung po yung desire niya, He wants you to have a happy, peaceful, and abundant life. Remember yung verse na binanggit ko po last time, yung last series natin about John 10:10. Sabi nun, the thief comes only to steal and kill and destroy. Sabi ni Lord, sabi ni Jesus, I came that they may have life. Everybody say life. Life and have it to the full. Or sa ibang translation, have it abundantly. Now, if remember, in-explain ko po sa inyo yung life na gusto ni Lord na pa-experience sa inyo is the Zoe life. Everybody say Zoe life. Ano ibig sabihin ng Zoe life? Yung Zoe life, yung life na binigay sa iyo ni Lord sa loob, yung nabuhay yung spirit sa iyo. Nabuhay muli yung spirit mo nung tinanggap mo siya, nung na-born again ka. And gusto ni Lord, yung life na yan, nag-overflow sa loob mo, ay mag-manifest outside. Kaya po bilang Kristiyano, tayo po ay palaging, alam niyo yung buhay? Kaya nga, alam niyo, medyo nakakatawa lang, medyo awkward lang. Minsan, di ba, ginagawa tayong katatawanan. Sabi niyo, kayo ba yung mga alive-alive? Which is true, we are alive in Christ. Although ginagawa tayong katatawanan, but it's true. I'd rather be alive than dead. Kasi meron po mga tao, di ba,
Alam niyo, magagaling silang mag-praise the Lord. Hallelujah, tumatalon, jumping, nagsasayaw. Lahat ng term, alam nila. Hallelujah, praise the Lord. Glory to God. Pero deep inside, they're dying. Kasi hindi totoo. Hindi nila totoong na-experience yung life, yung born-again life, yung Zoe life. But for us, gusto ni Lord John, mag-umapaw sa atin yung genuine, totoo. Kaya minsan, alam niyo, sa praise and worship, sa pag-invite sa church, hindi na po dapat tayo pino-force. Kasi automatic yan eh. Gusto ko purihin ng Diyos. Hinahanap dapat ng spirit mo yun. Kasi buhay yung spirit mo. I want to praise the Lord. I want to sing to the Lord. I want to come on a Saturday church to worship and meet my God. Automatic yon. Kasi buhay. Meron tayong life. Meron tayong Zoe life inside. Kaya po, ang gusto ni Lord, you know, ang mangyari po, kaya yung title ng message ko po is From the Inside Out. The life that is inside of us should manifest outside. Hindi po yung the other way around. Hindi yung from outside in. Kasi alam nyo kapag ganun yung pamumuhay ng Kristiyano, from outside in, ano tawag doon? That's hypocrisy. Yun yung sabi ko kanina, praise the Lord ka, sayo ka pa, jump, pero deep inside, ang sama naman ang ugali mo. That's hypocrisy. You know, right? So hindi po ganun ang gusto ni Lord. From the inside out, dapat mag-go overflow. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang may buhay yan? Natawa kayo. The life of God, the Spirit of God, nandyan po. Amen? Isa pamuhay natin yung new life na binigay sa atin ni Lord. Amen. Sino dito will agree with me na gusto po lahat dito ay magkaroon ng happy life? Taas ng kamay nung gusto magkaroon ng happy life. So yung mga hindi nagtaas, ayaw nyo. Gusto nyo mga sad life lang kayo, right? So, di ba lahat naman gusto natin happy life, right? Ngayon ang question is, masaya ba yung ibang tao na sa paligid mo kapag nakitang masaya ka? Masaya ba sila na nakikitang masaya ka? Kasi minsan there are times na, you know, meron tayong feeling na masaya tayo, pero yung minsan yung tao na sa paligid natin, hindi masaya kasi masaya tayo. No? Sometimes it's a conflicting idea, no? Na kapag ka masaya ka, minsan yung mga nasa tao na sa paligid mo, malungkot naman. Because there are those people na, you know, nakikita nila kaya ka masaya because you have done something wrong para ma-achieve mo yung happiness. Like maybe, you know, naging masaya ka kasi nakapangloko ka ng kapwa, naging masaya ka kasi, yes, nakaganti ako sa kaaway ko. Masayang-masaya ako ngayon. Naka-rest back ako. Although masaya ka, pero nakikita mo, of course, yung tao sa paligid mo. They're not happy because the way you achieve the happiness is in the wrong way. And hindi po ganun ang gusto ni Lord. That's not the plan of God for you. Ang gusto ni Lord, maging masaya ka, at the same time, yung mga tao na sa paligid mo, is happy as well. Amen? Kaya po ang prayer ko is maunawaan natin talaga na si Lord is a God of love and He the plans that He has for you are all good. Amen? And He's the one who created you. He's the one who designed you. And He's the one who gave you emotions. At tandaan niyo po, yung emotions po ay hindi evil. Hindi po masama yung emotions. Ask me why. Kasi si Lord po gumawa niyan. Alam niyo, wala pong ginawa si Lord na masama at ikasasama mo, at ikasasama natin. Amen? Amen. So, totoo ba yan, Pastor? Di ba yung fear, di ba masama yan, Pastor? Di ba yung anxiety, sobrang anxiety, masama yan, Pastor? Di ba yung anger? Huwag niyo akong gagalitin. No? Baka ibalibag ko itong iPad. Di ba? Masama yan, di ba, Pastor? Yung too much angry, no? You want to know the answer kung masama ba yan o hindi? You want to know the answer? Sasag kayo. Huwag niyo akong gagalitin. You want to know the answer? Attend po kayo next week kasi papaliwanag po yan. Amen. So, magbibigay lang po ko ng konting introduction sa inyo about this series. Now, disclaimer lang po. No? I'm going to discuss something a little bit about neuroscience and konting psychology. Pero gusto ko pong sabihin sa inyo na hindi po ako psychologist at hindi rin po ako scientist. Ako po ay scientist.
Kasi sayang di ako nakapagtapos ng science nung college ako. So, kaya scientist. So, hindi rin po ako nagpapakadoktor o nagpapakadalubhasa sa subject matter na ito. But most of what I will show you and explain to you today are already available online. At meron na pong research and findings na ginawa rito ng mga expert sa subject matter na ito. No? Kumbaga ay, ipapasa ko lang po sa inyo itong information na to, just FYI for everyone. It's like an eye-opener for all of us, no? And if you find something wrong, you can correct me, actually. So, baka medyo mas may alam kayo, you can say that to me. Or maybe outdated po yung data na sasabihin ko, you can correct me after, later on. So, keep this in mind, na lahat po ng doctrines na pinapag-aralan natin dito sa church about the grace, about everything, about God, about Jesus, about salvation, about faith, all of these things, useless po lahat ng ito kapag masama ang ugali natin. Will you agree with me? Wala pong saysay yung pag-atin natin ng church, umating ka man ng church morning, Saturday, and then Sunday, umating ka man ng midweek, or whatever lahat ng gawain, pero masama naman ang ugali mo, wala pong saysay ng lahat ng ito. Amen? So that's why we're going to talk about from the inside out. Medyo paalala ng konti lang din po, magiging awkward po tayo ng konti sa mga subject matter na pag-uusapan po natin. Some of us will become uncomfortable kasi po, actually doon sa mga moments na yon na magiging awkward and uncomfortable tayo, sometimes doon natin matatagpuan yung healing. Diba kapag minsan nasasaktan tayo, kinokorek tayo minsan ni Lord, no? Nire-rebuke tayo konti ni Lord, diba? Nandun po yung healing and restoration ni God sa kanyang word. Amen? Kasi ang gusto ni Lord is, you know, ma-experience mo talaga yung life. And sino magsasabi rito, gusto natin lahat ng direction and wisdom from the Lord. Kaya kung gusto natin magpatama, magpatuwid kay Lord, sometimes may konting rebuke, may konting correction. And this awkwardness and uncomfortable minsan, nandun natin matatagpuan yung healing. Amen? So gusto pong ma-explain sa atin, i-correct ni Lord yung connection ng ating physical well-being at saka yung ating emotional well-being natin. Kasi alam nyo man, di ba, mahirap makipag-fellowship kung may kagalit ka, right? Yes, may meeting o may fellowship. Nandiyan ba si, ano? Nandiyan ba si sister? Ay, next time na lang. Di ba? Hindi nagko-connect. No? Yung physical, gusto mong umaten, gusto mong makapag-fellowship, pero yung damdamin mo, nandun siya eh. Baka masapak ko lang yan pag nakita ko yan eh. No? Hindi nagko-connect, di ba? Mahirap umaten minsan sa church kapag ka-discourage ka, right? Kapag ka punong-puno ka ng worry, punong-puno ka ng problema, at tao ng church, ang dami ko nang iniisip, ang dami ko ng problema, unahin ko pa yung pag-church. Di ba minsan, it's not connecting, right? Gusto mong pumunta sa church, gusto mong sumamba sa Lord, pero ang dami mong iniisip, yun ang gustong i-correct ni Lord sa atin. Kaya po sabi ni Apostle John sa Book of John chapter 3 John chapter 1 and verse 2, sabi niya, "Beloved, I pray that you may prosper in all these things and be in health just as your soul prospers." So importante rin po yung health, especially yung well-being natin at yung ating mental health. As our souls prosper, sabi ni Apostle Paul, gusto niya, Apostle John, sorry, gusto niya yung ating well-being, mental, physical, lahat din ay mag-prosper. Amen? And then sabi rin po ni King Solomon, naaralan niyo si King Solomon sa ating previous series, sabi niya sa book of Proverbs, chapter 4 and verse 23, "Above all else," everybody say with me, "guard your heart." One more time, "guard your heart, for everything you do flows from it." Sabi niya, guard your heart. Sino daw yung inuutusan na mag-guard ng heart natin? Yung bang katabi mo? Yung bang asawa mo? Yung bang kapatid mo? Yung bang nanay mo? Yung tatay mo? Sino daw yung inuutusan na mag-guard ng heart natin? Tayo. Guard your heart. Bakit daw? Because lahat ng ating pinamumuhay, nasa buhay natin, everything in it flows from it. Everybody say flow. Everybody say flow.
yun daw pong flow ng buhay natin ay nagagaling sa ating heart. The truth is, kapag pinag-aralan po natin yung nature, pansinin nyo sa nature, di ba? Everything that is flowing, lahat po nang nagpo-flow, merong life. Right? Di ba kapag dumadalo yung tubig, you know, sa ilog, of course, nandiyan yung mga buhay na underwater fishes and everything, no? Pero kapag ka naman yung water is stagnant, naka-stop, hindi nagpo-flow, anong meron? Wala. Death. When it stops flowing, there's death, there's stink, mabaho. Di ba? Naalala ko, sino dito, taga Bulacan? Di ba? Meron pong tinatawag doon ng Marilao. So may Marilao, merong river. Malaking river. Dati raw, maganda yon. Pero ngayon, isa na lang siyang malaking kanal. Kasi naka-stop, maitiman tubig, puro basura. There's death. So when you know, there's a stop of flow in our lives, nawawala rin po yung buhay. Amen? Kaya po, minsan alam nyo, pagka nagpa-check po kayo sa doktor, tapos sinabi ng doktor, I need a 2D echo or 4D echo. Ano yan po yung reason kaya gusto ng doktor gawin yan? Kasi gusto ng doktor makita yung heart natin ba? Tama ba yung flow ng blood circulation? Nagpa-pump ba yung mga veins, mga arteries ng ating heart? So, gusto nyo, nakikita yung sa 2D echo. Meron ba rito nag-stop ng ugat na hindi na dumadalo yung blood? So that the doctor can see that in the 2D echo. And ganun din po sa binabanggit dito ni King Solomon. Kaya rin po kapag kami sa buhay natin, kamusta po yung buhay natin? Yung heart daw po natin will determine the flow of our life. Kaya ang sabi nito, i-guard mong maigi. Huwag kang puro worry, huwag kang puro anger, huwag kang puro anxiety. Baka mamaya i-stop na pala yung flow. Wala na pala ng buhay. Kasi yung heart mo, full of emotion. So if I may pause for a while, how is the flow of your life right now? Minsan ba diretso ang agos o minsan ba may bara? May bara ba yung buhay ko ngayon? Not just our life as a whole. Kung i-compartmentalize po natin yung buhay natin, di ba? Nandyan yung ating financial life, nandyan yung ating love life, nandyan yung ating emotional life, nandyan yung ating family life, nandyan din yung ating spiritual life. Kamusta ba yung mga bawat areas ng life na yan? Na yung life na yan, pag pinagsama-sama mo yung areas na yan, that consists of you. Kaya kamusta ka? Kamusta ang life, kapatid? Barado ba? Buhay ba? Dumadaloy ba? O nag-stop na? Ano na bang ganap sa'yo? Tignan mo nga yung katabi mo. Again. Can you determine? Buhay ba? May buhay ba? Mukha bang buhay na buhay? Yes! Sabihin mo, I'm alive! Yes! Amen! Now, you know what? Meron pong ginawang research yung mga doctors from the World Health Organization. So, ito po yung research na ginawa nila. Yan. Sorry, I forgot to click the slide. So, yun po, ibig sabihin ng heart doon, yung heart daw po yung seat of our emotion, nandun yung will natin, yung feelings natin, yun po yung nagdetermine ang flow of life. Now, going back to what I'm saying, meron pong ginawang research yung mga doctors sa World Health Organization. Sabi nung kanilang research, sabi rito, noong 2008 daw, yung major depressive disorder o yung depression na tinatawag has been ranked as the third cause of the burden of disease worldwide. So, pangatlo daw na pinag-uugatan ng sakit ng mga tao noong from 2008 ay yung depression. But look at this. Now, project nila that disease will rank first by 2030. So, matindi. They projected 6 years from now na itong sakit na to, itong depression, will be ranked number one reason why people are getting sick. Because a lot of people got depressed. Kasi hindi okay yung kanilang emotion, hindi okay yung kanilang mental well-being. Did you know that yung mga nagpapa-check up daw ngayon, ng mga tao ngayon, in terms of mental health, ay nag-increase 300% worldwide.
That is why I do believe this message is relevant for all of us today because God wants us to be well. Gusto ni Lord maging well ka, heal ka, hindi lang sa labas, even inside. Gusto ni Lord, well ka rin and healed. Amen? God wants you to be well and God wants to heal your emotions. Everybody say amen. Kaya sabihin mo sa katabi mo, sabihin mo to sa katabi mo, tingin ka sa katabi mo. Sabihin mo, gusto ni Lord, happy ka. Gusto ni Lord, happy ka. Yan ang gusto ni Lord. Amen. Happy ka from the inside and from the out. So gagawin po natin today, ikakategorize po muna natin yung mga emotions sa pag-uusapan natin from the coming weeks. Ikakategorize po natin just a little overview or snapshots ng mga pag-uusapan po natin. Sino dito, like I said earlier, yung emotion po is God's design for us. Lahat po ng human beings binigyan ni Lord ng emotions. Yung mga katabi mo may emotion ba yan? Hurutin mo nga, magagalit kaya. Kapag hindi nagalit, walang ka-emotion yan. No? O kaya sampalin mo na lang para magising. May joke lang po. Hindi ko huwag niyo pong gagawin yun. Ha? Lahat po tayo, actually even animals has an emotion. Naniniwala po ba kayo doon? Sino dito may pets kayo sa bahay? Di ba pag yung kami, meron din pong pusa, you know, minsan nakakainis na rin kasi maarte, nagiging maarte. You know, kasi may emotion. Di ba nagpapamiyaw, miyaw, 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 lalapit sa'yo, magrarab ng kanyang fur. Isabihin, nagugutom siya. So pag binigyan mo ng pagkain, ayaw naman niyang kainin, meron pa siya ibang gusto. Hindi siya titigil. So, laruin mo, ipet mo siya, ayaw pa rin. Napansin ko minsan, nung binuksan ko yung TV, tumigil. Gusto pa lang manood ng TV. Yeah, really, kapag nanonood ako minsan, uupo rin yung manonood siya. Ng mga cats movie rin. Kapag nililipat ko yung channel sa news, nagagalit, meow, meow, gaganon siya. So, maarte. Minsan gusto ko ng batukan. No? You see, the animals also has emotion. Kaya tayo pa kayang mga tao. Amen? Kaya you are an emotional being. Sabihin mo sa katabi mo, you are an emotional being. And there's nothing wrong about that. Wala pong problema doon. Walang issue doon. Kasi lahat tayo is emotional being. And I want you to establish that there's nothing wrong with you. Kung medyo maarte-arte ka konti, walang problema doon. No? Emotional kasi tayo eh. And look at this, in the book of Psalms 139, sabi po ni King David, I praise you because, pinupuri niya ang Panginoon kasi he was so fascinated and awe wonderfully of what God has done. No, sabi niya, I praise you Lord because I am fearfully and wonderfully made. Your works are wonderful. I knew that full well. Kung tatagalugin po natin, you are nakakatakot at kamangha-mangha. Tignan mo na lang yung katabi mo. Ikaw na mag-decide kung nakakatakot ba yan o nakakamangha. Katakot-takot naman. Now really, yun po, kidding aside, ang ibig sabihin lang po nito, kahanga-hanga yung pagkagawa sa atin ni Lord. Pinag-isipang maigi ni Lord yung pag-create niya sa'yo. Yung position ng nose mo, medyo mataas konti, medyo mababa, medyo maigse, you know, yung eyes mo, lahat, yung ears mo, medyo nakalabas, medyo nakatago. Lahat yun, full detail si Lord ang nag-isip at si Lord ang gumawa. In other words, you are the original. Sabihin mo yung katabi mo, sabihin mo, you are the original. Original ka. Ibig sabihin, you are unique. Kaya wag na wag mong isipin, sana kamukha ako na lang si Piolo, no? Sana kamukha ako na lang si Raymart Santiago, di ba? Sana kamukha ako na lang si Marian Rivera. Diba, wala naman nagsasabi, sana mukha ko na lang si... Wala akong maisip. Baka kung ano pa masabi ko, right? Do you know that in all of the 7 to 8 billion people in the world,
na wala pong magkaparehong fingerprint ang tao. Imagine that. Sa lahat ng tao na ginawa ni Lord, walang magkamukhang fingerprint. Kayang po yung ginagamit na pang-scan, you know, as to identify a person. Amen? At even yung twins, yung magkakambal, hindi rin sila magkapareho ng fingerprint. At alam niyo, wala rin pong 100% na magkamukhang tao. Wala po. Meron medyo may magkahawig lang, pero 100% yung face replica, magkamukha, wala pong taong ganon. Amen? Kaya tignan mo yung katabi mo. Palagi ko yung pinapatingin sa katabi niyo. Sabihin mo, buti na lang hindi tayo magkamukha. Sabihin mo naman, sumagot ka, lalo na ako. Ayoko kitang maging kamukha. ibig sabihin lang po nitong verse na to, you are created unique by God. Unique ka. Amen? You are wonderfully, kaya declare mo to sa sarili mo, I am a great person. Declare mo to, I am a great person. God has created you uniquely. I am fearfully and wonderfully made. Kaya don't agree. Huwag po kayong mag-agree o mag-accept kapag may nagsabing, ang pangit mo. Meron naman nagsabi sa inyo ng ganon. Don't agree. Sabihin mo, tinignan mo na ba yung itsura mo? Di ba? Well, din kayong maniniwala pag kami sabing, wala kang halaga, wala ka talagang kabuhay-buhay, wala kang alam, wala ka ng ginawang mabuti. No! Don't accept that because that's not what God has created you. Sabihin mo doon sa sinasabihan mo, I am created by God. I am created in the image and likeness of God. Kaya sabihin mo doon sa nagsasabi sa'yo, tignan mo muna yung sarili mo sa salamin bago mo sabihin yan sa akin. And I'm talking to you also to the person na kagalit mo. Even yung mga kaaway nyo, kagalit nyo, kinainisan nyo, they're also created fearfully and wonderfully made by God. Kaya minsan, kung ikaw naman, yung tao na yun na nagsasabi doon sa kagalit mo, wala siyang kwentang tao, wala ka talaga ginawa mabuti. No, you must think twice as well. Because that person is also created fearfully and wonderfully by God. Amen? So, eto na po, medyo pupunta po tayo sa ating main topic. We're gonna focus on the area, yung entire being na to na pinag-uusapan natin, entire being, there's only one part of that being, our physical being, na pag-uusapan po natin ngayon, which is our human brain. So, medyo, eto na po yun, medyo may konting technical na po rito. Just bear with me. At mag-take po kayo ng notes sa mga ating pag-aaralan, no? Kasi next week may exam po tayo. Tatanungin ko kayo next week, no? Now, may connection po itong emotion sa ating human brain. So first point that I want to talk about emotions na pag-uusapan po natin. First point, our emotions are God's design for us to enjoy life even more. Yung po yung isang purpose o reason ba't binigyan tayo ni Lord ng emotions so we can enjoy life even better. Amen? So imagine kung wala tayong emotion. Imagine kung may magandang bagay na nangyari sa'yo. Halimbawa, wala kang emotion ng joy. Tapos nanalo ka sa UAE Big Ticket. Sinasita sumasali. Di ba? Nagko-contribute kayo. Sala, tara, taya tayo. Meron mang ganon? Umami na kayo. O halimbawa, nanalo kayo $100 million. E wala kang emotion of joy. Paano mo i-express yun? Nanalo ako. Yehey, nanalo ako. Sige, alam niyo, sige ang kantahin natin yung happy birthday ng malungkot. Merong gumagawa nun dito eh. Although may natatawa, pero imagine kung wala kayong emotion and joy, tas ganyan yung kinakanta sa birthday nyo. O halimbawa, namataya naman tayo, or tas wala kang emotion of sadness, puro ka lang joy. Ay, namatay yung tatay ko. Punta tayo sa lamay, no? Tara, kain tayo. Ang sarap ng pagkain. Wow, namatay yung tatay ko talaga. Alibaba, tapos natanggal ka rin sa work. Wala kang emotion of sadness. Yes, natanggal na ako. So, although meron sa inyo may gustong matanggal na talaga sa work, pero hindi po yung ganang ibig kong sabihin. But imagine that, yung emotion. And kaya emotion, binigay sa atin ni Lord so that we can enjoy life even better.
Amen. And the second point about emotion is, so by the way, ito po yung mga emotions pala bago tayo pumunta sa second point sa pag-uusapan po natin in the coming weeks. Pag-aralan po natin yung anxiety, yung fear, yung anger, embarrassment, sadness, disgust, envy, and joy. Next week po, maganda po, kaya atin po kayo next week. Pag-usapan po yung mga about anxiety. Sino dito yung palaging anxious at palaging may anxiety? So, atin po kayo next week, explain po yan para malaman natin kung paano i-handle. So, second thing about emotion is that emotion help us in our survival and happiness. Ano ibig sabihin niyan, Pastor? Let's say, for example, nagpipreach ako dito, biglang may nalaglag na cobra sa gitna. Ano kaya yung reaction niyo? Sino dito will agree with me that fear will kick in sa ating lahat? Di ba? Matatakot tayo lahat. Amen? Hindi ko alam kung meron dito talagang hindi takot sa ahas, no? So bakit tayo nilagyan ng fear ni Lord? Para maiwasan po natin yung mga bagay na sa tingin natin can potentially harm us. Imagine kung walang fear. Actually, kung natatandaan nyo ng mga bata kayo, di ba meron kayong mga kalaro? Di ko alam, no? May mga bata rito na, alam nyo, narinig nyo na yung term na walang kinakatakutan. No? Kaya yung mga bata, di ba, takbo doon, tatawid bigla sa kalsada, tapos minsan may tatalon sila sa matataas. Kaya minsan, di ba, yung mga kabataan, may mga kabataan, sila yung mabibilis magpa-under ng motor, mabilis mag-drive, because wala pa silang concept of death. Sabi nila, you know, we die young. Parang mga ganun yung kanilang mantra, you know. Kasi yun yung mga wala silang feeling of sense of fear. No, nilagay po sa atin yun ni Lord para sa gayon maiwasan natin yung something potentially that might harm us. Amen? So all of this, yung emotion, yung happiness, yung joy, it enhances our experience in this life. Now here's the thing, yung pong brain natin, very interesting, according po sa neuroscience, yung pong brain natin ay nag-produce ng chemicals instantly. Everybody say instantly. Meron siyang chemicals na pinuproduce. Yung chemicals na yun na natawag doon, hindi po natin pag-uusapan yun. But depending on the situation, so let's say kapag, iba't ibang chemicals po yung nire-release ng brain natin. Let's say, halimbawa, may biglang pumasok na leon dyan. Yung brain mo automatic magre-release yan ng chemicals para sa gayon. Makatakbo ka ng mabilis, makapagtago ka. Hindi yung kailangan uminom ka muna ng Yakult or vitamins, tsaka ka lang tatakbo. Hindi po ganun. Automatic instantly may lalabas. Alam nyo, di ba sa Pilipinas, halimbawa, kapag may nabalitaan kayo, may nasunugan ng bahay. Di ba, bigla-bigla, pupunta silang tatakbo, nabubuhat nila yung mabigat na refrigerator, sila lang mag-isa. Tapos babalik sila, lahat, hahakutin. Yung asawa na iwan pala. Nilabas muna yung TV, nilabas muna yung ref. Di ba, ganun? Kasi ano yung nag-kick in na chemicals doon? Yung adrenaline. Automatic yun, instantly, your brain natin will produce that kind of chemicals. Amen? So, kaya po, look at there, no? Yung brain natin creates chemicals as our needs arises. No? Kaya kapag minsan dito, iba sa inyo, kapag minsan, biglang may namahiya sa'yo sa harap ng maraming tao, yung automatic, yung utak mo daw ay gagawa ng chemicals para kontrahin yung taong namahiya sa'yo. Right? Di ba hindi ka papayag na mapahiya ka? Right? Yung iba naman, ibang klase yung reaction ng chemicals. Yung iba dadampot ng baril at babarilin yun na mahiya sa kanila. Marami pong ganon sa Pilipinas. Ang tawag po dito, fight or flight. Everybody say, fight or flight? Lalaban ba ako o iiwasan ko na lang? Have you experienced that? Papatulong ko ba to? O hahayaan ko na lang? Our brain is the one dictating that to us. Amen? Now, I'm gonna go a little deeper. Just bear with me, mabilis lang po ito. Now, ito pong sa brain po natin, meron tayong tinatawag naman na limbic system. Everybody say limbic system.
So, nung mga panahon nung araw ng college na nag-cutting kayo, classes on sa inyong biology subject, tuturuan ko po kayo ngayon. Babalikan po natin yun. Limbic system. So, ano daw po ba meron sa ating limbic system? Mamayang gabi, bago kayo matulog, buksan niyo yung utak niyo, tignan niyo yung limbic system. Yung limbic system, ito lang po siya. Part ng our brain. Yung area na yan. So, maliit lang po siya. It occupies one part of our entire brain. One part lang. Napakaliit lang na part. Now, itong limbic system, meron po siyang tinatawag, binubuo po siya ng tinatawag na number one is hypothalamus. Everybody say hypothalamus. Anong ibig sabihin niyan? Yung hypothalamus is the one regulates or dictates kapag ka nagugutom ka na o kapag ka nauuhaw ka. It also the one regulates your sexual desire, regulates your sleep. Kapag ka ngayon, inaantok ka. Yung hypothalamus mo nagsasabi, sige, matulog ka. Nakakaantok yung preaching ni pastor. Pumikit ka muna. Rebuke mo yung hypothalamus mo. Yun din yung nagdidictate ng mood mo. May inis ba ako ngayon? Parang boring naman yung tinuturo ni pastor. Or very interested ka ba doon sa mga tinuturo ngayon? So yung heart rate mo, siya rin yung nagre-regulate kung high blood ka ba, yung blood pressure and everything. Sa limbic system, meron din pong, nandun din po yung tinatawag na thalamus naman. Everybody say thalamus. Yung thalamus naman is the one regulates our five senses, yung ating hearing, taste, touch, sight, and smell. Nandun din po, ito maganda, sa ating limbic system, yung tinatawag na amygdala. Everybody say amygdala. Now, itong amygdala na to, ito po yung pinakamismong seat of our emotions. Nandiyan po, siya po yung nagre-regulate o nagdidictate kung magagalit ka ba, magiging anxious ka ba, matatakot ka ba, or you're going to have joy, envy, embarrassment, or disgust. So, nandiyan po lahat yan, yung amygdala po ang siyang nagdidictate niyan. Amen. And number four, andiyan din po yung tinatawag na hippocampus. So ito po yung bumubuo sa ating limbic system. Yung hippocampus, yun naman po yung tinatawag na nag-store ng ating memory or nag-create ng memories at nagre-recall ng ating mga memories. Kaya po doon sa mga bata na edad, from baby, kagaya ng mga baby sa likod, from that age until 5 years old, pinaka-active po yung kanilang hippocampus. Kasi that's the time, that's the stage where they are learning everything new. They are learning how to walk, they're learning how to speak, how to talk. Lahat po yan, pinaka-active po yan from the children up to 5 years old. Now, knowing all of these things, ito po yung bumubuo ng ating limbic system. Ano, ito po yung pinaka-point ko rito. It just occupies one part of our brain and yet, it controls the flow of our lives. Yung maliit na part ng brain na yon, imaginein mo, napakaliit lang ang siya nagko-control ng flow ng buhay mo. It controls your life. Do you believe with me? I will explain. Let's say, pagsamahin natin yung anger at memory. Pinagsama mo yung anger tsaka yung memory. Alam niyo yung mga ibang tao kapag minsan nagkakwento sila ng masamang experience sa buhay nila, parang nangyari lang kahapon. Di ba minsan napapaiyak pa sila, paiyak-iyak pa talaga. Hindi ko makalimutan yung ginawa sa akin. 1975 pa pala. Hindi ko makakalimutan, hindi ko talaga mapapatawad dyan. 1960s pa pala, nung panahon ng Hapon, nung sinakop yung kanilang bayan, no, paiyak-iyak pa sila. Kasi parang fresh pa yung memory. Ano doon? Active yung amygdala at saka yung hippocampus. Because that's the one who recalls that memory. And at the same time, when the memory was recalled, yung feeling of anger lumalabas. Amen? So nagiging active yung kanilang limbic system. Nakukuha niyo na po ito sa everyday life natin kung paano nag-a-activate itong emotions na to. Just a small part of our brain controls the flow of our life. Kaya po minsan sa mga mag-aasawa rito, especially doon sa bagong mag-aasawa, dumanating na ba yung sa point na minsan naging hysterical na and then nagiging historical na? Parang hindi sila makasagot. Naalala mo yung ginawa mo sa akin?
Hindi ko makakalimutan yan. Sino mo madalas gumagawa nun? Babae o lalaki? Babae o lalaki? Hindi, alam niyo yung mga lalaki, mabilis mawala yung memory namin eh. Actually, ang mga naging historical lang yung, alam ko yung mga babae lang eh. Hindi ko talaga makakalimutan yung ginawa mo. Sino yung sama? Pag nagyari yung patay na. Di ba? And here's the thing with our emotions, especially sa amygdala. Pag-focus po tayo sa dali sa amygdala. Emotions are your guideposts in what is happening to things you value. Ano po ibig sabihin yan? Ibig sabihin yan, yung daw po mga emotions natin, nakatay up po sa mga bagay na mahalaga sa buhay natin. Do you believe that? So dito halimbawa, sabihan ka ng doktor, naku, meron akong hindi magandang nakita sa brain scan mo. Ano mangyayari sa'yo pag narinig mo yun? Right? Hindi ka na makakapagkatulog, right? Magiging anxious ka na, ano kaya yun? Ano kaya yun? No? Andun na lahat, magkikick in na yung takot, magkikick in na yung anxiety, everything lahat, no? And you know why? Because you value your life. Mahalaga sa'yo yung life. No? Kaya if there's someone says that there's something wrong with your life, everything will starts to kick in. Panic. Everything. Amen? Or let's say, nawalan ka ng work unexpectedly, di ba? Lahat ng nandiyan ng emotions, papasok na. Yung fear, your anxiety, yung worry, name it. Why? Because your work is valuable with you. No, kapag ka nawalan ako ng work, paano ko mabubuhay ang pamilya ko? Saan ako kukuha ng papakain namin? Saan ako kukuha pang bayad ng renta? Papauwi na kami sa Pilipinas. Everything will starts to kick in because your work, your career is something valuable to you. Amen? Now, lahat po tayo, lahat po ng tao rito, pare-pareho ng value system. Amen? Very interestingly, nagkakaiba lang po ang value system ng tao in terms of religion. Everybody say religion. What's my time? 15 minutes pa. Yes, salamat. Pagkakasyahin natin. Bakit nagkakaiba ang tao in the value system when it comes to religion? No? Iba po yung pagiging emotional ng mga Christians at iba rin po yung pagiging emotional ng mga Muslim. And especially yung mga atheists. Why did I say that? Because if you are brought up as an atheist, kung pinalaki kang halimbawa ng isang atheist, walang hindi mahalaga sa iyo, you don't value church, you don't value about God, you don't value about Jesus and anything. Amen? Let's say, kung ikaw ay isang atheist, tapos biglang nagsabi, titigil na ang GU worship service pagdating ng December. Wala na, sarado na ang church. Kung ikaw ay isang atheist at hindi ka naman part ng GU community, wala akong pakialam. Magsaraman yan. Ano sa akin? No? Anong paki ko? Because it's not valuable to you. But if you are part of Grace Unlimited Families, hindi ito part ka ng GU. Sino dito part ng GU? Wala nagtaas ng kamay. So, kanino kayong church part? Amen? No? Papayag ba kayo na mag-stop ang Grace Unlimited Worship Service? Of course not. Because this is valuable to us. Amen? So, iba yung emotional value natin, system, kaysa sa emotional value ng isang atheist. No, hindi tayo papayag, kaya magiging emotional tayo, di ba? Hindi tayo papayag na magsasarado ang worship service. Magtutulong-tulong tayo, mag-aambag-ambagan tayo. We will not let this happen. Bakit? Because this is part of our value system. Mahalaga sa atin ng church. Kaya honestly speaking, alam niyo po, leading a church is difficult. Running a church is difficult. Mahirap po, hindi po madaling magpatakbo ng isang church. Because you'll never know how valuable this church is to you. Hindi ko alam kung gaano ka-valuable to sa inyo. Kaya po kami mga pastor dito, Pastor Del Geraldine, yung mga leaders natin, we're just really praying, Lord, we pray this Saturday may umaten. Lord, we pray that this Saturday may darating. Lord, this Saturday people will come. We're just praying because we don't know if you will come or not. For some people, kasi yung church is just like a stopover. Paano pumunta lang ako sa church pag birthday ko? Punta ako sa church kapag Pasko. O punta ako sa church pag mahal na araw.
Iba naman tao, pupunta lang sa church sa pagkapatay na kasi dadalhin sa simbahan. Pero for some of us, for all of us, I hope all of us, church is valuable to you. While worshiping Jesus is valuable to you. Amen? Diba? Meron ba rito mga tao na alam niyo yung feel na, I don't want to miss attending the church. No? Because I find joy, I find peace, I find strength kapag umaten ako sa church. No, dito, sino dito meron bang ganun dito na kapag hindi kayo nakapag-church, parang may kulang. There's something missing in your part. Why? Because you value the work of God. Amen? So, ganun po, yung lahat po yun, yung emotions, that's us, our emotion that triggers what we value. Amen? The point is, what you value is, what you value the most is the one that triggers your emotion. So, sino ulit yung nagdi-dictate ng emotions na yan sa atin? Sabi sa inyo, mag-take note kayo eh. Si amygdala. Very good. Amen. Si amygdala. Actually, if you will look at the amygdala, yan lang po siya, yung maliit na yan. Yung maliit. Kaya nga, dyan po galing yung term na peanut brains, just the size of a peanut, yung amygdala mo. And that is the seat of your emotion. Siya yung nagko-control sa'yo kung magagalit ka ba, magiging anxious ka ba, magiging fearful ka ba, magiging masaya ka ba, mag-iinggit ka ba, maiinis ka ba, o madidisappoint ka ba, madidisgusted. Amen? And meron pong ginawa sa US research, no, sa mga convicted felon, yung mga nabilanggo po na nag-commit ng mga heinous crime, they scan the brain ng mga taong yon na nakulong. So nakita na napansin nila yung kanilang amygdala is medyo malaki at namamaga. Ano po ibig sabihin nun? Ibig sabihin nun, itong mga tao na yun, sila yung kaya nakakommit sila ng crime because they are the people that cannot control their emotions. Sila yung mga war freaks, sila yung bigla na lang papatay, sila yung bigla na lang mamamarel. Sobrang active yung kanilang amygdala. Mabilis mag-react. Malalaki nung in-scan. No. Now, look up here. Tingin po kayo dito. Pag di kayo tumingin, baka, joke lang po. Ano. Yung amygdala po, siya po yung nagdi-dictate yung fight or flight and at the same time, siya rin po yung illogical. Everybody say illogical. Your amygdala, my amygdala, works without reason and logic. Illogical. I'll prove that to you. Kung bakit illogical yung amygdala. Kasi dito mahilig manood ng horror movie. Ano pinapanood nyo? Puro Korean lang, puro love story. Diba? Misan na limbawa, nanonood ka ng horror movie. No? Diba? Meron ba dito, halos himatahin ka sa sobrang takot. Tapos umakasigaw ka, parang... Meron bang ganun dito? Si MC tumatawa, parang... And if you will think about it, it's actually illogical. Bakit? Why would you actually get scared just watching a movie? Alam mo naman na hindi totoo yung pinapanood mo. It's just a fake reality, right? Pero takot na takot ka. Why would you get scared? Bakit? Because your amygdala doesn't care if it is real or not. Nag-feed ka visually ng nakakatakot sa iyong senses, sa iyong thalamus, kaya yung amygdala mo ngayon will automatically kick in na mag-release ng chemicals that will make you scared. Kaya yung mga taong sobrang anxious, ganun po yun na-experience nila. Because they feed too much things in their senses na hindi naman totoo at hindi naman talagang mangyayari. At anong mangyayari? Mag-kick in po yung kanilang amygdala na sasabihin, sige, matakot ka, sige, mag-worry ka. Amen. Nagre-react agad yung amygdala. So, ano pa? Ito po yung tinatawag na yung amygdala din po yun natin. Yun, diyan po nanggagaling yung spur of a moment. Everybody say spur of a moment. Ano ibig sabihin yan? Pag samahin mo yung illogical at spur of a moment, anong kalalabasan? Away. Ba't ko nasabi yun? Ganito po. There's instances. Al example,
nag-kick in yung amygdala mo, illogical, napuno ka, bigla ka lang sumigaw, bigla ka nagalit, may nasabi kang mga bagay na hindi mo dapat nasabi. Tapos after mo masabi yun, bigla mong na-realize, ba't ko ba nasabi yun? That's the spur of the moment. Biglang pinakamataas ng emotion mo, lahat mawawala, lahat lalabas, di ba? Lahat magagalit ka, masasabi mo lahat, that's just a spur of moment, biglang magda-die down. And then you will realize, oh my God, ba't ko nasabi yun? Bakit ko siya nasampal? Bakit ko siya nasapak? Why? Because your amygdala is so active and it's illogical. It's just a spur of a moment. Yung biglang galit mo is just a spur of a moment. And then nag-die down na. Now, that's our limbic system. Now, look up here. Meron naman din po tayong tinatawag na frontal lobe. Everybody say frontal lobe. Malapit na po ako matapos. Frontal lobe. Ano naman ibig sabihin nito? Ito po yung part ng brain natin na malaki. Kung nakikita niyo po yung yellow highlighted, that's the frontal lobe. Kaya kung lalagay niyo po yung pala niyo rito, so ilagay niyo po rito sa head niyo, sa bumbunan niyo. May bumbunan pa ba kayo? Ayan. So, pag nafe-feel niyo na medyo malambot-lambot na yan, baka nagugutom na kayo. Ayan. So, yan po yung part ng brain natin. That's our frontal lobe. Yung frontal lobe po, here's the good news. Kasi imagine niyo kung ang magdidikta lang palagi ng buhay natin is yung ating amygdala. Parang ang lungkot naman ng buhay, no? Palagi na lang tayong matatakotin, lagi tayong gagalit, laging anxious, di ba? Gusto niyo ba yun ng ganon? Gusto niyo ng ganon? No, because hindi natin gusto yun na yung emotion na magkocontrol sa atin, right? Kaya ito ang good news. Meron po tayong tinatawag na frontal lobe. Siya naman, yung frontal lobe, siya yung nagpa-process kung ano ang iniisip ni amygdala. Kaya pag minsan nanonood ka ng horror movie at takot na takot ka, sumisigaw ka pa na parang nandun ka mismo sa eksena, magkikick in din yung frontal lobe mo ng kasabi, ay teka nga, movie lang to ah. Ba't ako parang inaatake, no? Then suddenly you will realize that's your frontal lobe na gumagana. Amen? Di ba minsan meron dito, napapansin nyo, pagka minsan, na-experience nyo na ba ito, naglakad kayo sa gabi, kayo lang mag-isa, naglalakad sa gabi. Tapos bigla na lang kayong mabibilis sa paglalakad, akala nyo may sumusunod sa inyo. Na-experience nyo na yun? Ako, baka may patan. And nung pagtingin mo yung anino mo lang pala. So, di ba, illogical, and then all of a sudden, yung frontal lobe mo, yung logical sense ng brain mo, na-realize, ay, wala naman pala. Yung anino ko lang pala. No? Listen up here. Makikita nyo kung gaano yung wisdom ni Lord sa kanyang creation. Yung frontal lobe po natin is our logical processing part of our brain. Yan po yun, yung logical part. Kung pansin ninyo, mas malaki yung logical part thinking ng ating brain kesa dun sa illogical part, which is yung amygdala, right? Di ba maliit lang yung amygdala kanina? And then yung logical part is malaki. Amen? That is God's design for us. No, anong ibig sabihin yan? Ibig sabihin po niyan, dapat you have to realize na minsan yung mga bagay na nangyari sa'yo, baka naman illogical lang. Paganahin natin minsan yung logical part natin, which is our frontal lobe. Kaya kapag minsan pag nafe-feel mo na masyado ka na nag-worry, natetense ka na, na-stress ka na, yung amygdala mo yun, maliit lang yun na part. Lay hands mo yung frontal lobe mo, sabi mo, in Jesus' name, frontal lobe, logical part, gumana ka. Kaya minsan kasi nawawala yung logic natin eh, nagiging illogical tayo eh. Right? Kasi that's the right design of God for us. Gawin po natin ito. Sige, hawakan natin yung bumbunan natin. Sabihin mo, frontal lobe, declare mo, function properly. Take control. Amygdala, chill. Amygdala, chill. Chill ka lang. Kasi minsan baligtad yung nangyayari. Mas nagiging active yung amygdala natin kesa sa ating frontal lobe. So the point is,
this is actually you. The frontal lobe and the amygdala, that is actually you, physiologically speaking. Ikaw mismo yun. That's literally you. And there's literally a battle inside your brain. Nagtatalo yan. Ano ba yung pagaganahin ko minsan? Yung logical thinking ko ba? O yung illogical thinking ba? Sasapakin ko ba to? O papatawarin ko na lang? Papatulang ko ba to? O lalayhans ko na lang? You experience that daily in your life. Sa mga katrabaho nyo, na nangyayari ba yan? Yes or no? Papatulang ko na to. Inis na ako. O, sige na, pagpapasensyahan ko na lang. Logical and illogical. Now, the point that I told you this is para malaman nyo kung saan ba nanggagaling yung mga feelings and emotions na yan. Amen? By the way, do you know the difference between emotions and feelings? Dati po, kasi litong-lito po ako rito between the two. Kalak po yung feelings ay yung nararamdaman ko. No? Kapag galit ako, that's my feeling. Kapag happy ako, that's also my feelings. But it's not. Hindi pala. So once you realize this, may iba yung thinking nyo rito. So here's the difference. So emotions, like I said earlier, siya po yung illogical part. Nandyan din yung spur moment. So yun yung mga emotions natin bigla. Ibig sabihin, pwedeng happy ka mamaya, pwedeng later, hindi na. That's emotion. Pwedeng sad ka ngayon, pero mamaya, well, hindi ka na sad kasi nakakain ka na. Or sad ka ngayon kasi ang haba naman ng pinipreach ni Pastor. Tapos pagkatapos ng prayer, closing prayer, happy ka na kasi tapos na. No? Parang ganon. That's just emotion, right? Now, yung feelings naman, ito po yung difference. Feelings iba. Feelings stays in your being for the longest time. Feelings are a result of your interpretation of the situation. And it's long-term. And it is dangerous. Actually, feelings are good and it's also dangerous. Why? Because that's actually, the feelings is actually the one that messes our life. Feelings are actually the things that disrupt the flow of our lives. Bakit? So imagine yung feelings. Think with me for a moment. So, meron kang feeling, halimbawa, ano? Lagi na lang akong pinapahiya nitong tao na to. Alam mo, itong tao na to, no, sinusumpa ko na talaga na kahit kailan, hindi na ako sasama sa kanya. Kasi feeling ko, palagi na lang ako nitong ini-small, palagi na lang akong pinapahiya. Kaya kapag in-invite ako ng taong ito, hindi na ako sasama, hindi na ako pupunta dyan. Diba? Why? Because you already have a preconceived of feeling, natanim na sa isip mo, long-term feeling na itong taong ito, kapag sumama ako sa kanya, pag umaten ako sa kanya, pag nag-join ako sa kanya, ipapahiya ako nito lagi. Yun po yung difference ng emotion at ng feelings. Nakukuha niyo po. Feelings. Look up here. Malapit na po matapos. Now, emotions of joy. Now, kapag po, joy is good. Sino dito gusto laging, like I said, gusto dito laging gustong masaya? And that's my prayer sa inyo. Gusto ko lagi kayong masaya. Amen? Because kapag lagi kayong masaya, anong feeling ang pinuproduce nun? The feeling of contentment. It will produce with you a feeling of contentment. Kasi I'm always happy. You know? Parang, I don't need anything else. Contento na ako. Masaya na ako sa buhay ko. Diba? Gusto natin yun, right? Ganoon naman yung emotion of sadness. Kapag ka naman ikaw ay laging nagkakaroon ng emotion of sadness, it creates to you a feeling of depression. Ibig sabihin, lagi ka na lang malungkot. Gloomy ka palagi. Palagi kang negative. Lagi ka naghahanap ng mali. Lahat naghahanap ka ng pangit. No? Hinahanap mo yung problema. Ingat po tayo doon. Baka kasi hindi mo alam, nagkakaroon ka na pala ng depression kasi palagi kang nalulungkot. Nakukuha niyo po yung emotion na kaya kapag ka nag-built in all throughout, nagiging feelings na. And the dangerous part of the feelings, it becomes longer. Yung anger, ganun din po yung anger. No? Ibig sabihin, pag lagi ka na lang nagagalit, lagi kang galit, o lagi ka napapagalitan,
you will build up a feeling of resentment and bitterness. Ganon din po yung disgust. Lagi ka na lang disappoint. Lagi ka na lang naiinis, no? And it will build up a feeling of disappointment, no? Lagi lang ako nababatrip, lagi ako naiinis. Disappointed ako palagi, you know? Lagi ka na lang naasar. Meron ba ditong ganon? Tignan mo yung katabi mo. Bunga ba siya naasar? Di ba? Meron bang ganon tao rito? Lagi na lang naasar. Naasar ka sa presidente, naasar ka sa mga Chinese, inaagaw yung Philippine Sea, naasar ka sa kay Alice Guo, biglang nawala sa Pilipinas, naasar ka kay Kibuloy, hindi lumalabas. Lahat na lang kinaasaran mo. No, yun yun, nagkakaroon ka ng feeling of disappointment. Kaya disappointed ka sa presidente, disappointed ka sa Philippines, disappointed ka sa kahit saan. No, ganun po yun. And yung anxiety, ganun naman din. Palagi ka na lang super anxious. Sa tingin mo, hindi naman totoo talaga mangyayari, iniisip mo kagad. No? Nagpa-meeting yung boss mo, pumatakbo lang sa isip mo, naku, baka tatanggalin ako sa work. Ano mangyayari sa akin? Saan ako kukuha ng pangkakain? Saan ako? Pampapaaral? Saan ako? Pag din pinauwi ako sa Pilipinas, wala kaming bahay. Saan ako titira? Magiging pulubi na kami. Mamamalimos na. Naging pulubi na kagad. No? Eh kaya ka lang pala pinatawad dahil bibigyan ka ng increase. Kasi iniisip mo kagad, you know, anxious ka kagad. And then at the same time, fear. Ganon din po yun. Palagi ka na lang matatakwin. At palagi kang ganon, nagiging indecisive ka, palagi kang paranoid, it becomes a feeling of weakness sa you and you have a paranoia. Hindi ka na makapag-decide ng maayos pag palagi kang natatakot. Now, I will end up with this. Praise God. Tapos na ako. Palakpakan natin si Lord. Now, meron pong isang study. Ready naman yung audio nito, ano? So, meron daw pong study sa field of science na ginawa. Ang tawag po sa study is what we call the butterfly effect. Everybody say butterfly effect. Narinig niyo na po ba ito? So, mga nakarinig, quiet na lang kayo. So, mga hindi pa. So, ano daw po ibig sabihin ng butterfly effect? Sabi po ng butterfly effect, this is the idea that the small things can have a big impact. So, it's named after the story of a butterfly flapping its wings and causing a hurricane. So, ibig sabihin, meron daw isang butterfly na gumawa lang ng gano'n, pumagaspas lang. Small disruption in nature. But it causes a big disturbances and even a tornado or hurricane in the different part of it. Imagine that. Small thing blown up into big proportions. So, panoodin lang po natin ito sandaling video, baka makarelate kayo. Mahiksi lang po ito. Just... The concept of the butterfly effect is also very common in our lives. Take a simple example. One day when Jack woke up to take a shower, he left his watch by the sink. When his wife saw it, she put it on the dining table for fear that it would get wet. His son woke up to get some bread and accidentally dropped his watch on the floor. The watch was broken. When Jack saw it, he was furious and beat his son and scolded his wife. They had a big fight. Jack slammed the door and drove to the office. But halfway there, he realized he'd left his laptop at home. Inside, there are very important information to give to the client. So he turned around and went to get the computer. But his wife had already left for work, and he had forgotten his keys at home. Jack had to call his wife to open the door. In her haste, she sprained her ankle going down the stairs. By the time she got back, Jack was already an hour late. The client had left. The boss of the company was so angry that he deducted all the year-end bonuses. His wife sprained her ankle and had to take time off from work for treatment. As a result, she lost her full attendance bonus. And his son failed his final exam because of the beating he got in the morning. In other words, just because the wife moved the watch, it triggered everything. In fact, in the whole incident, the broken watch only caused 10% of the loss. But this 10% loss was amplified by Jack's emotions and eventually caused 90% of the loss. If anything small is amplified by emotions, the chain reaction may be too great to regret. This is the killing power of the butterfly effect, but also most people's daily routine. So you must control your emotions. Don't make a fuss over small things. Otherwise, you and I may not be able to control what happens in the end.
Have you experienced that? Small thing and then becomes big. Kapag hindi po natin na-control the emotion, that's what will happen. Maliit na bagay, no? Lumalaki. Saan ang galing yun? Because of the uncontrolled emotion na meron tao. Because of the amygdala, the illogical part of our brain. Kaya minsan papaganahin po natin yung ating frontal lobe. I will close with this verse. Colossians chapter 3, verse 1 to 3. Since then, you have been raised with Christ. Ang ganda po na sinabi ni Apostle Paul dito. Set your hearts on things above. Everybody say, set your hearts on things above. Where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died and your life is now hidden with Christ in God. Ang ganda po ng sinabi dito ni Apostle Paul. No? Set your mind down on things above. Brothers and sisters, maybe parang tayo kagaya nung sa video na pinanood natin, may just simpleng watch na nasira. It's just a material thing. Hayaan lang po natin yun. Don't fuss over small things. Huwag po nating palakihin, palalain, maliit na bagay lang. Amen? Kaya ang sabi rito, mag-focus ka on the things above. Ibig sabihin po rito, no, kapag ka merong hindi magandang nangyari sa buhay mo ngayon, o merong nangyayaring hindi maganda sa buhay mo, sabihin mo sa amigdala mo, chill. Chill ka lang. Chill lang. Huwag ka masyadong ma-stress, no? May nabasag na rilo. Lahat po ng yan dito sa buhay natin, magkakaroon ng kapalit. Amen? Sabihin ko po sa inyo, kapag ka merong hindi magandang nangyari sa iyo, tiyak, merong magandang mangyayari kasunod. Always remember that. Merong hindi magandang nangyari ngayon, merong magandang mangyari susunod. Amen? Let us not make a fuss out of small things. Hindi mo alam kasi ang pwede mangyari kapag nag-give in ka sa iyong emotion. Amen? So anong solusyon para makontrol po natin yung emotion natin? Alam niyo yung solusyon? Ito po yung solusyon. Gratitude. Everybody say gratitude. Maging thankful ka lang sa everything. Kung ano yung meron ko ngayon, just thank the Lord. Kasi darating din yung pinagpe-pray mo, don't stress about it, don't fuss about it. Iniintay mo yung trabaho, just wait for the Lord. But be thankful, buhay ka ngayon. Amen? Let us just practice the gratitude because it will make our emotions healthy. We can have a healthy emotional well-being kapag ka lagi tayo nagiging thankful. Thankful ka ba kay Lord sa buhay mo ngayon? Thankful ka ba kay Lord sa meron ka ngayon? Amen. So just practice that and you will overcome yung emotional struggles na meron ka. Amen. So let us all stand up and let us just bow our heads.